nga po pala si Crizaldy yung studio na kapat ng Campbell. At ako yung nataas ni Teacher Jay na paksain ang mga bubo sa sektor ng pananalapi. A, mga institusyong bago. Ito ang mga institusyong tumatanggap ng salapi mula sa mga tao, korporasyon at pamalaan bilang deposito. Sa pamagitan ng interes o tubo, ang alagang inalagak ng mga tao bilang deposito ay lumalabo. Pangalawa, uri ng mga bangko. 1. Commercial banks. Ito ang malaking bangko. Dala na kanya ng malaking kapital, ang commercial banks ay pinapayagang makapagbukas ng mga sangay saan man panig ng kapulaan, lalo na sa mga lugar na wala pa ang mga bangko. Pangalawa, street banks. Mga di kalaki ang bangko na kalimitan ay sisipi sa mga maliliit na negosyante. Pangatlo, rural banks. Ang rural banks o mga bangko na kalimitan ay natagpuan sa mga lalawigang malayo sa kalakhang Maynila. Ito tumutulong sa mga magsasaka, maliit na negosyante at pangamamayan sa kasanayon ng pamamagitan ng pagpapautang upang mga ito ay magkaroon ng puhunan at mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Ang pang-apat naman ay specialized government banks. Mga bangkong pag-aari ng pamahalaan na tinatag upang tumugon sa mga tiyak na layunin ng mga pamahalaan. A. Land Bank of the Philippines, in short LBP. Tinatag sa pamamagitan ng Republic Act No. 3844 na sinusugan ng Republic Act No. 7907. Layunin ng LBP ang magkaloob ng pondo sa mga programang pansakahan. B. Development Bank of the Philippines, in short DBP. Unang natatag noong 1946 upang matugunan pangangailangan ng bansa na makatayo mula sa mga panirang kalawang digmaan pandaigdig. Ang pangunahing layo ng DBP. C. Al-Amana, Islamic Investment of the Philippines, Al-Amana. Tinatag sa ilalim ng Public Act No. 6848 na layunin ng bangkong ito natulungan ang mga Pilipino Muslim na magkaroon ng puhunan at mapaunlad ng kanilang kabuhayan. Ayun lang po, maraming salamat.